mga kailangan natin. Shredded grocery paper bag. River tamarind or ipil-ipil. Mga pinagbalata ng gulay. Rice wash or hugas bigas. Lupa. Plastic container or any container available sa atin. Pwede rin ang flower pot. Yun po ang ating mga kailangan at pwede na tayong magsimula. Simula na natin. Ayan, ang una po nating ilalagay ay ang ating dahon ng ipil-ipil. Pero kahit wala po tayong dahon ng ipil-ipil, okay lang po. Kung ano lang po ang available sa atin na green, pwede po nating ilagay. Pag wala naman po tayong available na green, okay lang din po. We can still make our own compost. Ayan po, dahil maliit lang ang ating container at gusto nating mas mabilis matunaw ang ating compost, pinaliit-liit ko ang ating dahon ng ipil-ipil, ginupit ko po siya. And then, yung ating pong vegetable waste, yung mga pinagbalata natin ng gulay, mas pinaliit-liit ko din sila, ginayat-gayat ko ng maliliit para mas mabilis din silang matunaw. At ayan po, lagyan na natin ng kaunting lupa. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating pinagpunit-punit na grocery paper bag. Any paper po pwede. Ayan. Tapos lagyan din natin ulit ng lupa. At pagkatapos ay ating lagyan ng tubig. Biligan natin. Any tubig pwede po. Rice wash po yung ginagamit ko. Pwede pong plain water pwede po. At pagkatapos ay i-add na natin ang ating mga tira-tarang gulay. Ayan. May bala tayo ng itlog. Durog-durogin lang natin siya para mas mabilis po siyang matunaw. And then, ilagay na natin yung ating pinagbalatan ng gulay. Yung akin pong pinagbalatan ng gulay ay papaya at repolyo. Ayan. At pagkatapos naman po, yung tira natin na dahon ng ipil-ipil, ilagay po natin sa taas para hindi po masayang. Idagdag natin siya. Ayan, gupit-gupitin lang din po natin para mas mabilis siyang matunaw. Ayan po, at pagkatapos ay atin lang siyang idiin para sumiksik siya sa baba. Ayan, at pagkatapos ay ating lagyan ulit ng tubig. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating natitirang lupa sa itaas. Ayan po. At ang pinaka last part po ay lagyan na natin siya ng tubig. Diligan natin. At pagkatapos ay takpan at ilagay natin sa lilim. At antayin na lang natin siyang mabulok. Pwede natin siyang diligan once a week. Ayan. At ito naman po yung aking mga nagawa ng compost before. Ito compost. Ayan, compost din po ito. Ayan. Mga nauna kong ginawang compost. Tapos ito yung medyo, ayan, mas latest ito. Ayan, dinadagdagan ko lang siya ng dinadagdagan kapag ka may mga balata ko ng mga gulay, mga prutas, mga tira-tira galing sa kusina, nilalagay ko siya dyan. Ayan, dagdag lang ng dagdag. Kahit ito, dagdag lang ng dagdag, pwede. Ito, pwede pang dagdagan. Ito yung mga nauna kong compost. Ayan. And ito. Ayan, may tumubo pang kalabasa. Ayan lang po sa ngayon. Salamat sa inyong panonood.